Hi, Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for February 24, 2024. Please be reminded that this is channel reading po. So, maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits, guys, ano po ang ganap sa araw nito para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 24, 2024. Ooh, love is blooming. May nakita kong affection po dito. Affection, romance, basta po tungkol sa pag-ibig. Emotion. Spirits, guys, ano po ang ganap sa araw na ito ngayong February 24, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 24, 2024. Nagkaroon po ng anong tawag nito? Ending with new beginning. Nagkaroon po ng closure. May nakita ko dito na hirapan mag-let go. Nagkaroon ng hardship about letting go. Pero may nakita ko ditong ending, closure. May nakita nga ako ditong ugali na matigas ang ulo. May nakita ko dito. Maaring partner yun yan. Tapos, ingatan yung kalusugan nyo, ha? Baka stress kayo or nagkasakit kayo. So, dobleng ingat mo, Gemini, Libra, and Aquarius. Spirits, guys, ano po ang ganap sa araw na ito ngayon, February 24, 2024. May nakita ko dito na very supportive and loyalty. May nakita pa nga ako dito ang bagong kaibigan or some of you na hired bilang isang katiwala or may bago po kayong pet. At may nakita ko dito humihingi kayo ng advice sa isang trusted friend, trusted person. Basta po nakita ko dito na full support ang inyong family and friends sa mga decision nyo sa buhay, sa mga ginagawa nyo. Spirits, guys, sana po ang mensahe niyo pa para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 24, 2024. Enlightenment. May nakita kong spiritual growth po dito. Spirits, guys, ano po ang mensahe nyo po para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 24, 2024? Sabi po dito na face your fears. Release the power of fear. Maaring sa araw na ito, nakaramdam kayo ng takot or hindi kayo nagkaroon ng lack of self-confidence. Pwede rin. So, sabi po dito na face your fears, release the power of fear. Gemini, Libra, and Aquarius. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 24, 2024.
Spirits, guys, ano po ang energy ni Gemini Libra na Aquarius ngayong February 24, 2024? Clarification po sa card na ito. Clarification po sa card na ito. Career and money po ni Gemini Libra na Aquarius ngayong February 24, 2024. Clarification po sa card na ito. Love and romance, self-love, partnership and romance ni Gemini Libra na Aquarius ngayong February 24, 2024. Clarification po sa card na ito. By the way, Gemini Libra and Aquarius, kaka-upload lang po ng March 2024 Monday Gabay Tarot reading nyo po. So check nyo po sa channel natin, scroll down nyo lang po. Andun po yung Monday Gabay Tarot reading, first and half of February 2024, love reading of February 2024. Tapos, ayun, may... Sa mga hindi pa nakapanood ng 2024 Gabay Tarot reading nyo po, yung 12 months po, yung 1 year, uploaded po noong December 2023. So check nyo rin po kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe po doon na magsilbing gabay po sa araw na ito. Okay? Ngayong araw na ito, ngayong February 2024, meron akong nakita dito na attraction. This is the clarification of your first card here. May nakita kong relationship, may nabuong relationship, alignment, bagong inspirasyon, inspired kayo sa inyong relasyon, mas na-motivate kayo. Nagkaroon ng action dito eh. Tapos commitment. Marahil kakasagot nyo lang sa inyong bagong maliligaw. O, nagkaroon kayo ng kakapasok nyo lang sa relasyon. Sa mga may relasyon dyan, sa buhay mag-asawa, mas na-motivate kayo ngayon, inspired din kayo ngayon. Okay? Nagkaroon ng pagkakaisa dito. Attraction at romansa ay nagpapahiwatig rin sa mga single. Oo, may parating na bagong pag-ibig or manliligaw. This is also means choosing relationship with mutual respect and healthy communication will lead you to the highest expression of love you seek. This card tells you na celebrate the love in your life. This is a reminder to choose divine love over instant relationship. By loving yourself, it will lead you to attract. By loving yourself, syempre, it will lead you to attract the right man or woman to you. May bagong connection dito sa mga single. Parating na romansa or nasa harap niyo na. Sa mga may relasyon dito, the couple, sa mga buhay mag-asawa, the couple is divinely guided. Okay? And the clarification po is... Need mo mag-reflect dito eh. Kaya may mensahe dito na enlightenment and face your fears. Bakit nakaramdam kayo ng ano dito? Anong tawag dito? Confusion or negativity. Bakit? Gemini, Libra, and Aquarius. Kakasabi ko lang eh. Medyo nalungkot kasi kayo dito kasi may natapos, may closure. May confusion, yes. Clarification ito, may confusion po kayong nararamdaman ngayon. Hindi okay ang health mo. Maybe nadala ito sa inyong
emotion ngayon na hindi okay. Makikita ko dito na hindi okay yung relasyon nyo sa inyong family or kasamahan dyan sa bahay, sa trabaho. At okay, may nakita ko dito na hindi kayo natutuwa sa nagkaroon kasi ng delay sa travel. Pero makakahanap ka pa rin ng paraan po para ma-enjoy mo yung moment na kasi nagkaroon ng delay. Kasi yung delay is may merong rason yan, may dahilan po iyan. So kailangan natin ng pag-intindi dito at pag-unawa at paghintay. Make yourself busy. Darating din niya iyan, baka may dahilan talaga na kailangan niyo mong lumabas kasi to eh, yung realization. O baka kailangan nagkaroon ng delay kasi may dumating na hindi mo na-realize. Ganun. Pwede din yan. Or delay sa travel because yung pupuntahan nyo, hindi maganda yung daan. Ganun. May dahilan yan. Example lang po yan ha. Pero makahanap ka pa rin na ma-enjoy mo yung moment na nagkaroon ng delay. Okay? Ano pa? Ano pa ang mensahe? So, sa career and money tayo. Confusion pa rin. Bakit ito si Gemini Libra na Aquarius. Gemini Libra na Aquarius. For sure, nag-overthink, nag-overanalyze sa isang sitwasyon. Kasi confused kayo eh. Magkakaroon talaga yan ng confusion kung sobra sa pag-iisip or wala kayong tiwala sa isang bagay or sa isang tao or sa isang sitwasyon. Nagkaroon ng confusion, siguro nagkaramdam kayo ng takot or sa sobrang wais nyo na ayaw nyo na masaktan, ayun, na-confused na kayo, naguguluhan na kayo. So alam nyo naman yung pag sobrang pag-iisip, di ba? Na hindi na talaga yan pwede sa atin na magkaroon ng over, gano'n. Nakakasama na yan sa atin. Nakikita ko kasi na nagmuni-muni kayo. Nagpaplano. Tapos hanggang sa nalito. Tapos may warning po dito. Gemini, Libra, and Aquarius. Regarding sa isang magkakaroon kasi ng obsession sa isang bagay or sa isang tao. Pwedeng kayo ito ha, na na-obsess sa isang bagay or sa isang tao, iniisip nyo parate. Or, yung partner nyo, may iniisip, ganon. Or may kausap kayo na ganyan din, naging obsess. Maaring itong regarding sa pagkakaroon ng creativity nyo, sa sobrang pag-iisip. May nakita kong sickness dito, so dobleng ingat. Baka na nagkaroon na kayo ng anxiety or stress sa sobrang daming pagpaplano, nagkaroon na ng disbalanse. Tapos sobrang pag-iisip ito. Kasi ito is regarding sa inyong ambisyon. Nagpaplano kayo. Kasi may nakita rin ako dito na may gusto kayong kunin. May gusto kayong kunin pero hindi nyo pa ma-afford. Like for example, kulang pa yung pera. Kasi hindi nyo pa afford. Pero nakita ko naman dito nag-iipon ka. Gusto nyo lang na magkaroon na ngayon. Ganun. Kasi si Gemini Libra na Aquarius, ang weakness nito is achiever kasi to eh. Achiever kasi to si Gemini Libra na Aquarius. Tapos ang weakness is madaling mainip. Kaya nga kung merong delay, madi-disappoint kayo. Pero kailangan yung i-exercise yan. Ganito pala ako pag merong delay, naiinip ako. So, anong gagawin ko? I'll make myself busy. Habang hinihintay ko, gagawa ako ng paraan. Like, for example, mag-spend ako sa passion ko.
Basta you're making yourself busy. Yung gagawa ka ng paraan para hindi na magkaroon ng negative emotions flow. Sayang kasi yung energy, Gemini, Libra, and Aquarius, kung pagtuunan nyo sa isang bagay na hindi akma sa inyo, yung hindi nakatadhana sa inyo. For example yan, ha? So, hanap kayo ng paraan na mawala yung itong disappointment, fear, confusion. Kasi nga, nakakasama ito sa sarili nyo. Pero dapat nyo ma-realize to, ha? Ganito, oh. Ah, nako-confuse pala ako pag ganito, ganito. Anong gagawin ko para magiging okay ako? Ganon. So, if you're taking time for having plan na hindi nyo na kuha agad kasi kailangan maghintay, so, kailangan nyo pag-isipan ng mabuti. Bakit ba ako na naiinip? Bakit ba ako na nako-confuse? Ganon. So, isama nyo sa plano nyo na magawa kayo ng paraan para magiging okay kayo. Okay? Kasi kapag gagawin nyo ito, nakakabuti talaga ito sa inyong sarili. Like, for example, na gumagawa kayo ng paraan na para mawala itong confusion nito. Okay? And ang sabi po ng card po dito, na kailangan nyo po daw kontrolin ang inyong sarili. Kasi baka may mabili kayo na hindi naman kailangan. Yun yung gusto kong ipabot sa inyo na, like for example, tingin-tingin kayo ng isang orange up. Alam nyo naman yan. Tingin-tingin, oh, kailangan ko to kasi, like for example, kailangan ko to na maging madali yung ano ko, agawain ko pag meron akong ganitong bagay. Tapos, ayun, na hindi nyo na malayo na check out nyo na. Tapos, pag-receive nyo, hindi pala maganda ang quality kasi hindi nyo sinuri agad. Hindi nyo sinuri habang binibili nyo ito, kung legit ba ito, kung original ba ito. Pero most likely, may nakikita kasi akong pagsisisi dito. Okay? Like for example, ang ganda naman ng TV. Ang ganda naman TV. So, meron kang TV, right? Hindi pa sira. Ang ganda naman TV, so bili ako ngayon. Kasi maganda siya, nakasale siya. Pero pagdating mo sa bahay, nagsisisi ka kasi meron ka pang TV eh. Diba? Example yan. So, check nyo kung ano yung mga experiences nyo dyan na kailangan nyong i-check. Kasi baka may ma-check out kayo na hindi nyo naman kailangan na, kailangan ko pala ma-save yun para ipaayos ko sa bahay. Kailangan ko i-save yun para paayos ko sa ngipin ko or sa skin ko. Ganun na bagay. So, pag-isipan nyo na mabuti. Kung may naisip kayo ngayon, okay. Gemini, Libra, and Aquarius, kung may naisip kayo ngayon, ngayong araw na ito, kung kailan nyo to nakita or napanood tong video na ito. So, isipin nyo. May na-check out ako. Tapos, pinag-isipan nyo na hindi ko naman araw-araw yung kailangan yung gadget na yun. Diba? May mas kailangan pa pala na mas need ko. Pag-isipan nyo na mabuti kasi iba-iba tayong experience, right? Iba-iba tayo ng experience sa buhay natin, Gemini, Libra, and Aquarius. So, kailangan yung pag-isipan yan. Kasi yung iba dito nag-check out na, tapos pag-check out na, yung anong tawag nito, ready to ship na, dun mo pa naalala na, naku, it's just a waste of money. Meron pa pala ako nito, ganon. Okay pa ito, ganon. Sayang yung pera, dapat sinave ko sa project ko. Pag-isipan nyo po ng mabuti ngayon. Kasi may nakikita ko pagsisisi dito. Kasi bumili kayo ng isang bagay na hindi naman talaga kailangan. Yung nabili mo, like for example, bumili ka ng isang bagay na hindi naman kailangan kasi nagbibigay ito ng service eh. Oo, nagkaroon ng entertainment. Tapos, pag-uwi nyo, wala pala kayo.
Ayun, like for example, ha, wala pala kayong bigas or ulam, 'di ba? So, ayun, dapat kailangan talaga na pag-iingat dito. Wala namang masama-sama sa, kasi ano to si Gemini, Libra, and Aquarius, pag may gusto, kunin niya talaga 'yan. Oo. Pero pag-isipan niyo talaga 'yan 10 times or isang buwan kung kailangan mo talaga 'yan. Okay? Tapos, ayun. This card sent you a warning na control yourself, baka nagkaroon ng paggasta na di mo naman kailangan. O di kaya may mapanil lang na tao na gustong may kunin sa inyo. So, ingat na lang po. Ingatan ng kaperahan. Kasi sa career and money nyo to eh. Diba? So, kailangan nyong ingatan yung kaperahan. Tapos, ganyan nga. Oh, Gemini, Libra, and Aquarius, alam kong maraming perang dumating sa inyo sa mga nag-take ng action dyan. Oh, pag-isipan nyo ng mabuti, baka may naplano kayong project po. Baka pwede nang matuloy. Project sa paggawa ng bahay, project sa paggawa ng pag-renovate, project sa pag-iipon regarding sa educational plan, ganun. Yun yun. So, ayun, ang sabi ng card dito, naingatan yung kaperahan nyo. Baka sa sobrang yung paggasta, ayun, hindi pa na-receive, nagsisisi na kayo. Nasisira yung, ano nyo, kung hindi nyo i-receive, yes, may right yung customer or buyer na i-return to sender, matawag dyan. Pero, nasisira yung account mo. Nahahasil yung kapwa nyo, yung courier, yung packer, yung seller. Example lang po yan ha, kasi iba-iba tayo ng experience sa ating buhay. Okay? Basta po may nakikita ko dito, nagsisisi kasi bumili sa hindi kailangan. Kung hindi pa ito nangyari, iwasan nyo na. Kasi alam kong may pera kayo, some of you. Tapos, ayun. Okay. Kaya nga nakaano dito eh, na dapat may enlightenment, may naisip kayo, may na-realize kayo, hindi pala dapat ako maggasta sa ganito kasi may gagawin pala ako, may project pa pala ako, ganun. Pero kung kailangan nyo talaga na, like for example, sira na yung underwear ko, sira. Siyempre kailangan talaga yan sa pang-araw-araw natin. O kailangan yung bumili kasi kailangan talaga yan. Like for example, masakit yung ngipin nyo. O siyempre kailangan yan ng gamot. Kailangan pumunta ng dentista. Yan yung kailangan. Maliban sa pagkain, sa mga bayarin, yung monthly bills. Kailangan nyo talaga ma-realize yan, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? Kasi sayang eh. Pinaghirapan nyo yung pera. Ano pa? Di ba po may nasabi ako na mag-iingat din kung walang nangyari sa regarding sa paggasta, may mag-ingat sa taong maluloko kasi may intention siya sa inyong career and money eh. Basta tungkol po ito sa career and money. Tapos may lumabas dito sa clarification na mayroon talaga yung taong masakit magsalita. Isa sa dahilan na nagkaroon kayo ng confusion regarding to sa career and money nyo eh. Maaring kasamahan mo to sa trabaho ha. Kaya nga nagtaka ako dito na happy kayo dito kasi love is blooming. Tapos na panghinaan kayo ng loob kasi may delay at may confusion. Tapos dalawang card na po nagsabi na may confusion talaga. Ito na, itong tao na masakit magsalita, mahilig maluloko po. Isa to sa dahilan sa inyo, isa to sa dahilan nagkaroon ng confusion dito. Yung nagkaroon ng kung kailan susugod, kasi nagkaroon ng confusion eh. If
yung tao na masakit talaga magsalita. Oo. Minsan, ano eh, yan yung humihigop ng confidence sa atin. Kumbaga, vampire energy. Humihigop ba? Humihigop na mawala yung mawala yung confidence natin. Sabi po ng card dito, dalawang card na po nagsabi dito, ingatan niyo talaga yung pagpaplano. Ingatan ng kaperahan kasi may nakita talaga akong pagsisisi dito. Okay? Mag-ingat po talaga kayo daw sa isang tao masakit magsalita. Hindi totoo sa inyo. May masamang hangarin eh. Ill intention. Insecure. In denial. Paranoid. So, ingat na lang po kayo sa kanya. Sa career and money. Kaya pala na-confuse ako. Ano ko? Sabi ko, bakit ganun na love is blooming tapos may na-confuse kayo, disappointed kayo kasi may delay, na-confuse kayo, yun pala sa tao na kasamahan nyo dyan sa career nyo. Or connected na sa money. Okay? And a clarification po. Naku, Gemini, Libra, and Aquarius, mag-ingat talaga sa manloloko po or self-centered na tao. Lumabas na naman dito. Sa love life, self-love, partnership, and romance, lumabas na naman dito. May concern kayo sa taong manloloko o self-centered na tao. May toxic, anong tawag nito? May toxic po na tao dito eh. Mabilis ito mag-react or defensive po. Okay. Actually, may nakita ko dito na may against the traditional. Like for example, tutusin yung kasal. Tutusin yung relasyon sa toto sa pagkikipagrelasyon sa taong gusto mo. Ganon. May tutol po. Or tutol sa inyong desisyon. Ayun, kung tutol ito, kailangan yung pag-isipan ng mabuti. Na baka na may na-experience ito. So, kunin nyo yung experience niya. Pero kung wala itong na-experience, natutol siya, nako, mag-isip na kayo. Baka insecure po yan sa inyo. Oo. Kasi 'di ba, pag isang tao natuto sa decision mo, kasi nga may experience siya. Uy, wag kayong ganyan kasi wag kayong mag-go sa ganyan kasi may na-experience ako sa ganyan. Anon. Pero kung tuto siya na wala pang nangyari or walang anong tawag dito, wala siyang experience, nako, magduda na kayo niyan. Pero if you're taking risk na alam nyo naman na may risk talaga, kung buo na talaga yan, then go for it. Kausapin nyo lang po ng mabuti. You just have to take their opposing viewpoints po. Be respectful na lang. Baka magulang nyo to na tutol. Kasi, syempre, marami na yung experience. Okay? Ano pa? Okay. Baka may tutol po siya kasi anong tawag nito? Like for example, tutol sa mag-take kayo ng board exam or masteral, tutol siya. Basta po tutol dito eh, may tutol. So pag-isipan niyo 'yan. Tapos may may nakikita ko dito na naging okay naman po. Sa bandang huli, nagiging okay din po. Naging kampante kayo sa sitwasyon. Baka yung nag-resolve sa problema mo is a father figure or father nyo. Or partner nyo na father figure na. Or boss type. Kasi may nakita ko dito may
'Di ba, may nag-upos, may tuto. Tapos, yung nag-resolution, nagbigay ng tulong is, ano, a father figure, boss. Nagkaroon ng control na eh. Actually, nakita ko dito, nagkaroon ng victory. Regarding talaga to sa ano, sa love life nyo po, self-love, partnership, and romance. Regarding to sa opinion nyo and decision. So, kailangan nyo talaga mag-build ng inyong sariling rules. Kung ikaw ay nag-aantay ng sign to take inspired towards your goals, ito na yung sign. Okay. So now, maraming mensahe, no? So face your fears, ha? Tapos, kailangan nyo mag-reflect po para may realization. Huwag nyo hayaan yung sarili nyo na, ano, hindi naman kayo nalungkot. Hindi naman totally nalungkot. Nagkaroon ng hardship lang, tapos disappointment, pero nakikita ko naman dito na ma-overcome niyo po ito kasi you have a very supportive family, lalo na itong lalaking ito. Atong taong ito na nagtumulong sa inyo. Spirits, guys, hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip niya ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong February 24, 2024. Sa mga single po, I wish I could share my good news with you. Sa mga buhay mag-asawa, sa mga merelasyon, you came closer than anyone. Maraming, ano no, mensahe. Gemini, Libra, and Aquarius. I think nasabi ko na lahat sa inyo. Okay, so sabi po ng card dito na sa mga single po, stay true to yourself, stay true to yourself, open the door to a higher dimension. Gusto nyong umangat talaga, may tutol lang. Pero na-overcome yun naman po ito. Don't worry. Love message po para sa buhay mag-asawa, sa mga may relasyon, be honest. Maaring magkaroon kayo ng honest conversation ngayon. Heart-to-heart conversation are necessary. It is safe for you to talk about your feelings. Distance, the separation you are experiencing is necessary to help the relationship grow. May nakita ako dito. Nagkaroon ng honest conversation. Like for example na yung mag-abroad, mag-decide kayo ng mag-abroad tapos may tutol. Oo, nagkaroon kasi ng honest conversation dito and distance. So, maaring tutol po, may tutol sa inyong decision. Pero na-overcome nyo to eh. Nadaan sa pag-uusap. Okay, wisdom message, hingin tayo. Balance life, love seeks your well-being, and do not be frustrated. Let go and feel peaceful. Kasi na may ano kayo dito eh, confusion, disappointment, dahil sa delay, confusion kasi may tutol. Ayun, face your fears, release the power of fear, reflect and balance yourself, and do not be frustrated talaga. Let go and feel peaceful. Yan yung pinaka-importante sa atin dito, di ba? Yan yung pinakaunang priority natin, peace of mind. Pasensya na po sa ingay, malakas po yung ulan. Focus po kayo sa akin, ha, para may makuha kayong mensahe. Pagde-decision pala to, lahat. Tapos may nagde-discourage sa inyo, no? Nako, huwag kayong magpadala sa ganyan. Basta seek ano, clarity, kindness, response na kayo sa ano, i-response nyo lang is ano, be calm and be kind to everyone. Okay? Notice the signs. Yes, the signs you've been receiving are heaven sent. Oh, may binigay sa inyo dito. Kabang message to, ha? Notice the signs. Yes, the signs you've been receiving are heaven sent. May binigay sa inyo na blessing po.
We drop feathers, coins, and other signs upon your path to remind you that you're loved and never alone. Oh. Do not be afraid. Face your fears. Do not be frustrated kasi you are divinely guided dito. May binigay sa inyo na blessings dito na you are not alone. Sabi po dito. And cleanse and detoxify. Baka sobrang pag-iisip. Hindi baka. Kasi unang card pa lang sobrang pag-iisip na. Okay? So cleanse. So, salt bath. Mag-meditating kayo. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayon February 24, 2024. Sabi po ng Archangel Rockiel, enter higher planetary service, be a blazing light, be true to yourself. And sabi po ng Archangel Zadkiel, it is time for transmutation, carry the violet flame. That is your reading po, Gemini, Libra, and Aquarius, tungkol to sa pagdidesisyon, pag-ibig. Okay? So, kaya yan. Laban lang po. Gemini, Libra, and Aquarius. This is your reading, February 24, 2024, Gemini, Libra, and Aquarius. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.